na balita. Tumutok na. Narito na sila. Alex Santos at Big Galileo Lima. Magkasama na. Lima Santos. Santos Lima sa DWIC. Alas 7:30 po mangyayari po yan, pero alam. Maaga. Oh, siyempre. Bakit maaga? Eh, ganun. Para maaga magkaalam-alam. Oo, oh, magkaalaman na sinong luluso sa finals. Malapit na yan, ha? Right. 7 yan, parang Big. Good morning. Magandang umaga. Today is Monday. Pecha 21. Uy. By the power vested in me, I hereby declare Proclamation 1081. Marami pang na nakakaalala ko. Placing the entire Philippines under martial law. Yun. Ilang taon ako nun? 19 ano ba yun? 72. No, 72. 2 years old pa lang ako nun, pare. First year high school ako nun. Oh. First year high school. Bakit? Anyos, wala pa akong kamalay-malay nun. Ano niyon? Anyway, those were the days. Pero pag-usapan po natin pero ngayon, yung present, baga. Oh. Yung pinakamagandang mga bagay na nangyayari po sa atin ngayon. Bagamat tayo ho'y nasa pandemya pa rin, sabi nga nila, iba na ngayon, flatten the fear. Yeah. I-flatten daw ang fear. Oh. Hindi ba dahil wala eh. Kagaya nung nangyari kahapon. Eto, tignan nyo ho ito. Naku po. Ah? Tignan nyo. Oo, oh, parang piyesta, no? Yan ho, palagay ko, kahit ang ilagay mo rin eh, United States Marine Corps, oh, hindi mapipigilan eh. Or yung pinakamatinding National Guard. National America. Guard, for that matter, hindi ba? Hindi mo kayang pigilan yan. Oo. Oh, alam nyo, ang tao ho, talagang sabik ng lumabas. Yun. At ito ho'y bunsod na rin ang napakatagal ng quarantine. Yes. Well, we were just talking kanina, kami po ni Alex, at nagtatanong lang naman po kami. Hindi naman po namin pinangungunahan ng pamunuan ng PNP, ng tanggapan ng alkalde ng Maynila. Mm-mm. Bakit ho'y sinibak yung Caramoan? Yun. Hindi na control? Who can control that? Yes. That is our question. Tama ka nga parang Vic, no? Hindi mo makontrol ang tao dahil in the first place, ngayon lang sila nakakita na napakalinis po naman nila, Bay. Correct. Number one yun. At na ano sila, nainganyo na sila, nabisitahin po yung proyekto ng ating pong pamahalaan na nagpaganda ho sa imahin po ng lungsod na Maynila. Napakaganda ho ng ginawa ng DNR. Pero sana nilagyan nila ng ano, no? Pinlano nila talaga, yes, nilagyan ng mga railing, ano lang. What do you call that? Pakutay-utay ang pasok. Pass-over lang. Yung pasada lang. Oh, picture. Bigyan kita ng 5 seconds. Tama. And then out you go. Hindi yung tulad yung po nangyari. Di ba? Di ba natin masisisi yung tao? Yung police, si Colonel Caramuan. Si Caramuan. Di ba? Kami ganit pa rin, Bika. Kami nag-uusap kami bago kami nagsimula. Naawa kami dun sa police. Kay Lieutenant Colonel Ariel Caramuan. Mm-hmm. Pero mamaya, tatanungin natin, ano ba ang nag-udyok sa pamuno ng PNP para sa kuwi sibakin? Siguro, pwede naman siguro lang pagsabihan, pero yung tanggalin mo sa kanyang posisyon dyan sa Ermita, Maynila. Yung tawag doon, reprimand lang. Pero yung sibakin mo siya, ang ganda na ng performance, sumama eh. Yung mga nasasangkot sa malalaking PhilHealth, pagalitan lang eh, di ba? Ako, on the other hand, ang nakikita ko riyan, I should praise Colonel Caramuan. Hindi ko kilala yan, ha? Never ko na meet ako yan. Rin, no. Dapat nga papurihan si Caramuan eh. Bakit? Sa dami ng tao na yan, walang nangyaring untoward incident. Mas importante yun. Nandiyan na yung risk ng COVID. Mm-hmm. Pero alam nyo, harapin ho natin. Kayo ho ba? Will you agree with me pag sinabi kong marami yung sa ating mga Pilipino, hindi naman ho lahat, makukulit din eh. Yes. Mahirap din kausap eh. Or unless, parang Big, meron siyang na-remiss sa kanyang trabaho. Ah, well, yun, ibang usapan yun. Batid. Ibang usapan yun. Maaring nabigyan siya ng abiso na, babantayan mo to ha, may mangyari pong may event dyan ng DNR at ang lungsod na Maynila. Kung wala siyang ginawa, ay di na namin kaya pong suportahan siya. Kung unless nagpatulog-tulog sa pansitan yun, ay ibang usapan na ho yun. Kaya gusto na natin malaman mamaya po sa Hepe ho na Manila Police District. Right. Ito na, parang Vic. Okay na. Hindi na natin patagalin. Sige. Baka maunahan pa tayo. Sige, partner. Take it away. Okay, ang Hepe ho ng Manila Police District, walang iba kundi ang director ho doon, si Brigadier General Rolando Miranda. General, magandang umaga po. Si Alex Santos po at Vic Lima. General, good morning. Good morning, Alex. And good morning, Vic. Opo. At sa mga tagapakinig natin dito sa ABS-CBN. Parang pinupunto lang ho namin, gusto rin ho namin malaman, ano ho ba talaga ang dahilan at, naapektuhan ho itong si Colonel Caramuan?
Well, marami tayong factor na kinonsider dyan sa administrative relief ni Caramoan, ano? Mm-hmm. Una-una, before that thing happened, I have given instruction, oh, prepare for tomorrow's activity that I'm expecting, sabi sa kanya, mm-hmm. that people will influx the Bay Area. No. As early as 5:30, I want your personnel to be deployed there. Yun. For crowd control. Oo. So, sumunod naman si... Ariel. Karamuan. Mm-hmm. Kaya lang ang dineploy niyang tao is very, kumbaga is very thin. Alam? Oh. Very minimal. So, nung nag-inlux yung mga tao at 6 o'clock in the morning, so hindi many people are calling me. Sir, walang police dito, walang nag-observe ng social distancing. Parang gano'n. So, ang ginawa ko, as ano, ako naman, nasa opisina lang naman, ay yeah. I talk about very, very fast. And at 6:30, exactly 6:30 in the morning, mm-hmm. I was already there. I'm supervising everything. Ah, kayo na tumakbo ron? Kayo naman. Na tumakbo? Oo, may police naman. Kaya mm-hmm. sabi ko, manipis talaga, pinatawag yung SWAT, pinatawag yung DMFB, oh. pinatawag yung traffic. Mm-hmm. Ako na mismo yung nag-manage. Nakikipag-talo na ako dun sa mga tao na pag-social distancing. Oh. And then I supervise the DNR, yung mga taong nandito na civilian, meron mga nakakasabi, social distancing. Oh, oy. Yung mga tao sa bridge, pinababa ko lahat dyan. Mm-hmm. So I was waiting for him to come over. Why? So wala naman din siya, hindi ko rin naman din siya na. Wala rin pala siya doon. Are you telling me, General, hindi siya dumating? Yeah, wala siya doon. Ay, sorry. At nabating din doon ay si Colonel... Salvador, aking deputy for operation. Deputy to help okay. me out. Oh. At anong sagot niya sa inyo po, General? Oh. Well, nagbigay naman siya ng instructions sa mga tao niya. Sa kaya, he decided to administratively relieve him for a while, ano? For a while. Opo. Para lang ito ako sa kung paano, inasahin ko muna sa disopisin ako. Oh. And I will teach you how to do things properly. Mm-hmm. And how to anticipate events like that. But eventually, ibabalik ko naman din yan, bibigyan. Magaling na bang pistol yan. Oo, parang yun nga balita namin, medyo mahusay-husay to eh. Oh. Magaling yan, ako inaamin ko naman yun. But I have to do it and to send signal to send a message to other commanders, ano? Mm-hmm. Hindi kayo po pwedeng patulog-tulog. Dapat yung initiative at yung anticipation lang nandiyan. Oh. Pati hands-on, dapat kung inutusan nun General na dapat nandun. Malalaking event ho yun, eh dapat nandun siya, di ba? Yes, we were together there nung Sabado, nung opening, ano? Sinabihan ko na siya, tomorrow, expect it Sunday, ang tao, lahat pumunta dito, excited ang tao because of this thing. Yes. So, gabi, ni-remind ko siya, I want your personal to be there. Mm-hmm. Wow. But anyways, water under the bridge, okay. Explain ko naman sa kanya, natanggap naman niya. Mm-hmm. Yan naman ay commander's prerogative. Tama. Eventually, pwede ko naman siyang bigyan ng other assignments na he can be a more productive or I can reinstate him back there. Alam mo, General, parang maganda i-reinstate niya yan eh. Bakit? Magpapakitang gilas yan, mapipigilan niya yung pagdagsa ulit ng taong yan. Tama. He will do better this time, I think. Moving on. I hope so. Diba? Pero ano, yung kwadang na yung ito mo na kung ngayon dito, si Garo Daniel, sa area, at yung mga tao, kinakausap nila na hindi pa pwedeng basta-basta lang papasok tayo dito, kailangan. Okay. And sabi ko, although that is DNR control, ano, Alex and Vic, hindi kami. Ang sa amin is social distancing. Kaya lang problema dyan, once the people lose their self-discipline or yung pinatawag natin. Yes. Mangyayari, sa amin isisisi sa police. Oh, sigurado. Kami ang laging ano. Opo. Alam mo naman, General, pag wala kayong ginawa dito sa nangyari pong paglabag umano sa protocols, health protocols, titirahin na naman kayo ng mga kritiko ng Pangulong Duterte. Sala sa lamig, sala sa init. Yes, yes. Actually, as I was there 6:30, kaya mga around 8:30, okay na yung flow na ayos na namin. Mm-hmm. So hanggang doon, umabot yung tao hanggang doon sa Quirino Avenue, hanggang doon halos sa may, Vito Cruz. Oo. At saka nakita niyo. So, asensya tayo, sabi ko, if you really want to see and have a picture there, picture taken there, mag-social distancing tayo.
Pag hindi, pa-close ko to. Sabi ko siya. Yes, tama yun. I will agree with you. At moving on po, General, ano po ang mga, ano pang gagawin po ninyo dyan? Maglalagay mo ba tayo ng mga police na dyan? Dahil I'm sure, kung Sunday nangyari ho yan, maaring susunod pa mga araw, dadagsain pa yan. Mga weekend, mga weekend. Well, ngayon nga, marami pa rin. Actually, andun yung mga police natin. Ang paano natin ngayon, wag muna natin papatukin ito. At ngayon ay mayroon tayong inaantabayan na malaking event din, yung 21 September event natin. Ano, alam niyo naman. Naku, Baka maging disguise ito. Napupunta kami muna doon, and then, andun ang US Embassy. Yes. Nakapin lang yun eh. Mm-hmm. O baka maging disguise ng mga kaibigan natin sa militante grupo yan at doon mag-stage na kami. Baka masingitan kayo. Yes, we are not allowing people there to converge muna. Yeah. Okay. And then we will coordinate with the DNR on how they will really allow these people. Uh-huh. On what program are they going to institute, and then we will be in full support. Support lang naman lagi ang PNP, hindi mga nangyayon si Jai. Okay, sige. At least narinig namin ang panigho ninyo dyan. General, may iba tayo. Yes. Mukhang may malaking nangyari ho dyan sa... Saan ba yung... Ungpin. Yes, sa may Torres. Epa Florentino. At anong role ng polis kung namatay ho dun? Siya ba talaga may backup ba? O nang may-ari ho? Well, nagkataong nandun siya sa maling oras. Oh. At naging collateral damage yung ating alagad ng batas. Kaya mapakalungkot mo nangyari sa amin dito. Yes. I was there also. Nung gabi na yon tinawag sa akin may shooting incident. At meron daw police di umanong nabatay, sabi ang report. So, ang isip ko, ako kawawa naman itong police ba natin. Mm-hmm. Kaya napatakbo ako doon, mga around 7 o'clock ng gabi, nandoon ako. Mm-hmm. And I supervised the SOCO, the investigators. And then, kagabi, nandoon ako sa lamay ng police natin. Kanto si Chief PNP, salamat po, Chief, at yung naramdaman namin yung pagmamahal mo sa mga polis. Mm-hmm. Ano si Chief, si Ardy rin ay nakiramay. Right. Pero ito ho'y nangyari maliwanag pa, General, ha? Mm-hmm. It started mga, ano yung incident yata, mga around 5:30. Maliwanag pa yun. At ano na ho ang latest, General? I'm sure, meron na ho kayo siguro mga binabantayan, ho? Well, I have created yung SITG candidate, dahil na dito sa pangyayari ito, may napas lang talaga ng patas. Mm-hmm. At ito ay hindi natin pwedeng basta pag walang mahalan, dahil pang-apat na insidente na ito ng robbery hold-up na involving yung mga jewelry shop businessman. Yung tinitingnan natin kung may connection ba yung pangyayari na ito sa pangyayari sa ibang lugar, like what happened in Pasay last September 4, meron tayo sa Pasay. Okay. So, lahat ng ating investigador sa SIDO ay kanya-kanya binigyan ko ng assignment para mag-backtracking to get information. May mga taong nakatutok sa CCTVs. May mga taong nagbabacktracking dun sa pangyayari. Mm-hmm. Tulong-tulong ito. Mm-hmm. At I hope in the near future ay magkakalinaw na. Mm-hmm. At we will bring justice to the death of one of my personnel. On the other hand, itong mga biktima, yeah. Kagabi, kausap ko si yung Ornido asawa. Yung asawa ng yung lalaki, yung asawa ng businesswoman. Uh-huh. Ay, andito sa akin sa headquarters. At pinapaliwanag ko naman sa kanya yung aming ginagawang aksyon. Uh-huh. At yung mga apat na biktima nasa hospital ay nasa stable condition. Na-operahan na rin yung driver. Uh-huh. At according dun sa Mr. ng businessman ay stable naman daw lahat. Magkano ba hong nakuha ho ba, General? Well, hindi nila sinasabi eh, pero ang estimate naman is close to 2 million pesos. 2 million. Both cash and jewelry. Parang ano to, no? Pinag-aralan, ano? Oo, talagang pinag-aralan. Pinag-aralan? Kasi alam nila yung sasakyan at alam nila kung anong oras dadaan. Dadaan na. Parang napapinatay na nila yan. Oo. Nung nakita nilang dadaan na yung sasakyan, kilala nila, hinarang na nung isang mirrors na kulay pula. Tama, Estilo talaga ho niya ba yan? O, ganun ba ho ba yung nakikita ho ninyong trend na estilo or bago itong ganito pong gawain? Ano ito eh, parang ito na yung modus operandi nila eh. Mm-hmm. Oo. Lahat ng mga inaral namin ng mga robbery hold-up and robbery incident, mayroong dalawang sasakyan at mayroong... Umiipit. Laging ganun. Iipit at mayroong nakababa na nakabibira, mga birador.
Tsaka ang hirap gawin nun, General, ang Florentino Torres, alam ko yan, taga Santa Cruz ako, napakaliit na kalye niyan. Napakaliit na kalye. Maliit yan. Lusot-lusotan yan doon sa pagka nandun ka na sa Soler, pwede kang lumusot sa top. Well, yeah. Dinretso mo yung F Torres, tapos lusot ka sa recto. Recto. Oo. Oh. At General, ano ba ho ang directive sa inyo ho ni Mayor Cois? I'm sure, baka siya po'y ano rin dito, nababahala. Kawawa yung... Well, oo, nababahala si Mayor sa pangyayari. Kahapon nga, tinetext niya ako kung ano na update. I'm giving him the update. At siyempre, may namatay na alagad ng muti. Police, eh, alam mo naman to si Yorme, napaka-labit ng puso nito sa mga police, lalo na Manila Police, dahil parang mga anak niya rin ito. Mm. So, talagang, tutukan mo yan. Hindi po pwedeng ganyan lang yan. Oo, ganyan lang pa niya lagi sa akin. Well, siguro, ano tayo, General, double effort, dahil magpapasko eh. Dahil usually, ganyan ang pattern di ba? Pag magpapasko, ang daming kaliwat kanan na, you know, krimen. Pati crisis. Okay. Crisis pa. Yes, kaya nga yung effort namin dito sa MPD, yung aming task force, yung aming implementation ng warrant of arrest, yung mga wanted person. Mm-hmm. Talagang malakas ang aresto namin. At ito yung aming tinututukan. Para itong mga criminal na ito, na we have to bring them back to... We have to bring them back behind bars, ano, para hindi na makagawa. Oo. Eh, pero may mga sumusulpot na mga taong ganito. Ito naman natutukan natin, yung mga organized criminal syndicate na ganito. Oo. Ibig sabihin ba, General, binabanggit to ninyo, ang mga, ano to, outsider o within... NCR? Manila City lang ho yan sila, mga tauhan na yan. Well, ang basa namin, hindi tagay Maynila ito eh. Oo. Oh. Ano to eh? Ayaw. Mga hindi taga rito na naglalaro dito. Uy. Oh. Malaki ba ho yan? Anong grupo ho yan, sir? Well, hindi pa namin alam kung hindi anong pa. Grupo sila, no? Pero meron na kaming mga leads. Oo. Kasi alam nyo, aatake ng ano yan eh, ng araw. Kasi may curfew eh. Tama. Sunog sila pag gabi sila tumira, di ba? Oo, tsaka hindi. Ang ano din sa, ang problema namin dito, ang nakikita, is yung kahit sa araw sila umatake o sa gabi sila umatake, the wearing of masks, ng face mask, hindi naman natin pwede ipagbawal yan. Kaya malakas ang loob ng mga animal na to. Mm-hmm. Kahit matutukan sila ng CCTV at naka-face mask sila, it's really very hard for people to identify them. Yeah. Kaya yung mga nakausap ko nung gabi na yan, have you recognized any one of them? Mm-hmm. Sir, naka-face mask po kasi. Ayun. May face shield, kaya may hindi po. Tsaka po, parang normal lang na tao na, kasi alam mo naman ang F. Torres at the Binondo area. Everybody is there to buy something. Mm-hmm. Kasi business area yan eh. Yeah. Linggo nangyari kahapon, ano? Saturday. Sabado pa. Ang daming ano rin eh. Weekend na mga namamalengke. Sa Arangke, mga area yun, di ba? So, paano yun, General, kung ginagamit na nilang parang shield, ito pong face shield at face mask, wala ba kayong recommendation, sir? Well, hindi naman natin pwedeng sabihing i-recommend na tanggalin yung face shield. Hindi, lalo na. Ang pinakamagagawa lang natin dito is yung ating paigtingin ng ating police presence. Kaya I have instructed yung mga bagong mobile na dinonate sa atin, yung ating magma na dinonate natin sa atin. May specific hours and time sila na nandoon sa area na yon. Kasi yung area na yon ang lugar na kung saan nandiyan ang mga negosyante na pinita ng ginto. Yeah. So sila yung nagiging biktima. Mm-hmm. At ngayon, yung intelligence sa officer ko kahapon, sabi ko, I want your intelligence people to spot people there, mga malicious people. No. Matitignan natin doon. Meron pa rin tayong mga naka-plain clothes na pinapakalat, General? Meron. Importante meron. Yun eh. Mm-hmm. Oo, yun. Yung mga spotter din natin. Spotter, correct. Oo. Pagka-duda-duda, kalawin niyo kagad. Tingnan niyo, pag may armas, hulihin. Pag lumaban, patayin. Wala, no choice eh. Ganun talaga. Pati General, ano ba hong advice niyo dun sa mga, ito, yung mga dealer ho ng mga gold yan? Dapat nilang pag-ingatan ho, sir? Ang dami ron. Well, I'm planning to meet them. Sinabihan ko na si Chairman Morales yung sa area to coordinate. Mm-hmm. And yung aking visiting si partner there. At kakausapin ko sila one of these days with the mayor, together with the mayor. Uh-huh. Para ma-meet namin sila at mabigyan natin sila ng pointers and ng mga security advice on how to
get away with this kind of incident. Oo, dahil ano sila, target sila ngayon ng mga kriminal, general, di ba? Eh, pag doon ka talaga gumawa ng krimen, alam ni general yan, alam ko yan, doon sa may Florentino Torres sa Umpin, eh parang picking apples ka doon, tabi-tabi yun eh, di ba, general? Tabi-tabi yung tindahan doon eh. Oo. Oh, pasok mo sa isa, lalagos ka sa isa eh. Tama. Anyway, well, General, we can only wish you good luck. At, di ba? Tawawa naman yung police natin. Yeah, tarasang ako. Thank you. Ay, sus. Nagkaano. Alright. Natimingan. Wrong place, wrong time, ano? Pero, well, part of the duty, ika nga, no? Yes, that's part of the hazard of the service. Yes, that's correct. General, thank you. Salamat po, General. Mabuhay po kayo. Thank you, General. Stay safe. Mabuhay. God bless. Si Brigadier General Rolando Miranda po, ang director ng Manila Police District, Manila's finest. At siguro, higit sa lahat, kagaya ng sinabi ni General Miranda, nag-reinforce na siya ng mga police. Yeah. Yung mga taong bayan, yung pagiging vigilance natin, yung pagiging observant natin, parang Vic, nahihirapan nga kahit na rin mga ordinaryong tao eh. Sir, naka-face mask lahat sir eh. Oh. Ibig sabihin ba, criminal lahat? Dati nga sa bangko, di ba? Oh. Pag pumasok ko naka-face mask, sino ka? Ngayon, pag pumasok ka walang face mask, mag-face mask ka. Hindi ba? Sa lamig, sala sa init. Ano yun? Ano tawag doon? Gawa na hunang ano yan. Changing times. Oo. Hindi ba? Pero mapagmatsyag pa rin. At tapos, yung mga alahera naman, ang dami rin pare, nakapunta ka na ba doon sa Umpin? Oo. Magsasawa ka doon. Ayun namang mga negosyante natin. Baka naman pwede kayong discreet. From time to time, alright, unang-una maging discreet. And from time to time, magpalit kayo ng pattern. Tama, oo. Magpalit kayo ng oras ng labas. Magpalit kayo ng kotse hanggat maaari. Di ba? Pati, kunyari, kung meron kayo mga dalang pera, tulad yan, 2 million cash. 2 million. Bakit yung magdadala ng 2 million? Bitin yung 2 million. Walang bangko. Oo. Sabado eh. Walang bangko. Dapat man lamang, mag-hire ho kayo ng kukuha ho niyan. Yung nakabattle. Armor. Armory car. Armor. Di ba? Tapos, deploy ng mga gwardiya at mas mabantayan. Hindi yung barabarabay na ano. Para kayong nangaakit ng mga kriminal. Yung iba kasi ron, yung iba nakikita ko ha. Patay mo ngayon. No. Yung iba kasi nakikita ko. Wala pa NDA. 730 pa. Yung iba nakikita ko, yung wala masyado na silang kampante dahil area nila. Alam mo yung bagal laman, pere. Oo naman. Ay, halatang halata. Ilagay nyo man lang sa bayong. Bayong baga. Bayong pare. O kaya, kung kaya nyo, kargay nyo yung bolt. Bigat nga lang yun. O yan, sige. O sino ang hold up? O yan, o sige. Inyo na. Welding nyo. O acetylene nyo. Gamitin yung acetylene. Ano ba yung tatak ng mga ano? Acme, di ba? Acme kay Superman. Acme. Ay, nako. Ingat lang po. Tumatawa lang po kami. Pero look at that, yung policeman na... Oo nga. Nakakaawa. Hindi lang yun, pati yung mga biktima. Pinanood ko yung CCTV pa rin, Vic. In fairness dun sa polis na yun, bumunot siya eh. Gusto niya talagang naunahan. Galing ba sa harap yung bumarel? Oo. Hindi niya na siguro makita kung parang, ano. Parang ano eh, nakita siguro na may holster siya. Oo. Na natunugan, polis to. Inunahan na kaagad. Pero, nung tinamahan siya, Pero marami na sumunod na balang tumama sa kanya. Hindi ko nandito yung video, hindi ko pa napatanong. Sa pamilya ho ng pulis na yun, kami po'y saludo sa kanya. Hindi nabanggit yung pangalan. Di lang ho na tsempohan, no? Ay, yun, yung mga kriminal kayo, ha? Ay, nako. Balang araw, magsisisi rin kayo. I don't know kung meron pa kayo nun. Mukhang wala na yun yata, no, sa ginawa niya. Parang malalaking tao, eh, no? Parang malalaking tao, eh, no? Tapos may mga suit pa na. Nakaitim? Naka-camouflage pa, eh. Parang nagpapanggap. Oh. May panahon kayo. Hindi man dito sa mundo! Yung mga... Ang Panginoon ang gaganti sa inyo. Easy, brother. Easy, brother, Lebron. Easy, brother, Lebron. Totoo yun, wala kang uwang ustisya dito. Hindi, kasi... Yun nga. Ganyan naman ang pattern eh, sa Pilipinas eh. Buti na nga lang, may pandemic eh. Yeah. Tuwing magpapasko, yung palagi ang problema, di ba? Yung pagtaas ng krimen. Mga street crimes and everything. Yan. Pasok na natin si paring Aya dahil... Namamasyal yata si paring Aya eh. Si Kuyang Aya ang tumulong sa atin para dito kay Director. Oo nga, thank you paring Aya. Kuyang Aya, anong balita? Patrol 5! Malungkot yung nangyari ito sa police may dito. Anong pangalan pare? Meron ka ba? Mabigyan papugay natin. Ang pangalan niya si Master Sergeant Nandito yan. Nakita ko dito yan eh. Ano nga ba pangalan nun?
Sige. Master Sergeant Ruel Candido. Ayun, Candido, Candido. Tama. Ruel Candido. 53 years old. Nakatalaga siya sa Misik. Station 11. Misik Police Station. Misik Station 11. Taon na lang, retirable na. Station 11. Ilang taon na lang, retirable. Retirado na siya, 56 dapat, di ba? Talagang malas lang eh. Kasi nakabuntot siya doon sa inuba. Yung sinasakyan ng mga victim eh, yung in-hold up eh. Nakabuntot kasi siya doon sa Innova. Na hindi naman siya escort? Na hindi naman siya escort. At masyado siyang dikit. Kaya nung inambus, ambus style yung hold up, di ba? Yung tatlong suspect, mga naka-camouflage, tapos naka-jacket ng itim. Totoo. Eh yung taong bayan, bakit nakita yun, matatakot ka eh. Baka akala mo, otoridad eh. At saka forma, tatangkad. Kasi tangkad doon. Kasi tatangkad ninyo ito. Hindi pangkaraniwan ng height ng mga... Paka kasi tangkad ba ni senyor? Hindi. Duglin mo. Malalaking tao nga, nakita ko yung video. Malalaking tao. At saka masyado siyang nakadikit si Candido. Nakadikit doon sa Innova. Nung inambos yung Innova, napahinto. Kasi may sa unahan, may kulay pulang merats na gamit ng mga suspect. Ang style kasi rito, nung parating na yung Innova, nung mga sinasakyan ng mga victim, itong mirage na pula, naka-park sa kanan. One way yan, di ba? One way yun. Yung mga suspect, yung mga mag-hold up, nasa baba na, nandun na sa kabilang side, sa kaliwa. Naka-cover na dun sa ibang sasakyan, na naka-park. Pero nung darmarating na yung Innova ng mga victim, unti-unti na siyang umabante. Para maipit yung Innova. Lumalabas na siya sa Torres, F. Torres. Yeah. Tapos, nasa likuran na ngayon ng Red Mirage. Yung sasakyan ng mga victim. Kaya kailangan mag-minor ka talaga. Nag-minor sila dahil huminto na ng pula yung nasa harapan mo. Hinto ka. Style talaga yun? Tapos saka sila binanatan. Itong pulis naman, parating. Nabigla siya, kaputukan, huminto bigla yung Innova. Natumba siya. Natumba yung motor niya, mga kapatid. Natumba. Nung babangon siya, mukhang puporma eh. Ayun yung suspect, nakaikot na sa kanang side. Nakaikot na din sa side nung Innova. Right side. Inikutan siya ngayon doon sa likod. Tama-tama, nakaupo siya. Dahil bumagsak eh. Bumagsak siya doon sa ano eh. Tumumba yung motor eh. Inupakan na siya, maanim na putok yun. Maanim na putok nung caliber 45. Kitang-kita sa CCTV yun eh. Yeah. Medyo talagang pagmamalasin ka eh. Kita mo naman, may otoridad na. Pero nangyayari pa rin yung mga ganong ambush. Very daring. Pasado alas 5 ng hapon. Maliwanag pa. Maliwanag pa yun. Napakatao doon sa F. Torres Street. Maraming tao dyan. Pero yung mga suspect, ang lalakas na loob. Bakit kaya? Yan. Grabe yun. Ang dami nagtitindang ano yan eh. Yung GSM. Na mga sapatos, mga cellphone, alam yung GSM. Oo, galing sa ano. Manunungkit, di ba? Alam ko yan, may masarap na restaurant yan dati. Sarado na, di ba, Aya? Kabataan pa natin eh. Pinampasalan natin yan, pero yung napakasarap ng restaurant dyan. Masarap na. Mura pa. Yung may, yung may baboy na lucky charm nila sa pintuan, di ba? Anyway. Tsaka habang kumakain ka, may mga namamasyal na mga tambuhalang daga. Hoy, Kuyang, in speaking of bisita sa mga magandang lugar, ano ba yung tourism report mo dyan, ha? Domestic tourism ang tututukan ngayon ng Department of Tourism para unti-unti raw na makabango ng turismo sa bansa sa susunod na taon. Ayon kay Tourism Secretary Ber Romulo Puyat, pinakamahalaga ang local tourism sa ekonomiya ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Inihalimbawa nito, yung Baguio City, no? Bukas. Region 1 na umaasa sa turismo para sa kabuhayan ng kanilang mga residente. Bukas naman, nakatakdang magbukas yung turismo ng Baguio City, pero limitado lang eh. Limitado lang ito doon sa mga nais mamasyal mula sa Region 1 bilang bahagi ng unti-unting pagbubukas ng kanilang ekonomiya. Hindi tayo pwede makipagsabayan dito, mga kapatid. At baka matulad dito ng bewok.
sa dami ng tao. Mm-hmm. It is Patrol No. 4, ayaw yung pangko na bulat, siyempre may tulong lakas. EWIC. Thank you, Kuyang! Si Patrol 5, Aya Yupango po dyan. Oy, breaking news, parin. Yeah, oo nga, oo nga. Natanggap ko rin. Ah? Surigao? Oo. Surigao ba yan? Sige, ano ba yan? Surigao. Pero hindi, verify muna natin bago natin basahin. Siya. Si, ano, tawag tayo sa ano? Surigao. Oo, sa Surigao. At, ito rin, may isa pang breaking news sa sports sa Marinto, parin. Ano sabi? Nag-champion sa US Open Tournament. Walang iba kundi si Bryson DeChambeau. Sino yun? Ayun. Ginanap po yun sa New York City. Mm-hmm. So, congratulations. All first right. Major niya. Ayun. Yung sa Surigao update natin yan. Okay, magbabreak muna tayo para Vic. Ito po si Alexander Stoto Lakas na. Vic De Leon Lima on a Monday. Todong balita pa. 6:31 po na umaga. San Santos Lima. Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na malitang mainit. San Santos Lima. Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. DWIC Flash Report. O, kapapasok lamang po balita. Parin Vic, alas 6:13 ng umaga. Ito, batayo sa impormasyon mula po sa Facebook, Parin Vic. Nako, lakas no? 6.1 yeah. na magnitude na lindol. Yeah. Naganap po dyan sa may Bayaba, Surigao del Sur ang epicenter ho. Location right. po ng lindol. Mm-hmm. Ang tabayan po ninyo, yung mga karagdagan detalye yan ha. So, it just, ilan pa lang? Parang 20 minutes ago, 15 yeah, minutes so, ago. Bago lang, habang in-interview natin si General. General Miranda. Oh. Alright. Ang tabayan po ninyo ha. We're trying to get in touch with the Director Solidum. Para po sa follow-up na mga balitang yan. Lalakas na ng malindol pa rin, Vic. Six. Tsaka hindi na bumababa ng ano, ng what do you call this? Hindi Magical na bumababa six. Ng, oo, six, pati cinco. Pati Mindanao cinco. Na naman to. Yan, yan ang dapat bigyan ng break. Oo. Di ba? Alam mo sa Mindanao, bakit parang Mindanao? When was the last na interview natin kay P-Books Director Yusek Solidum? Di ba? Mindanao rin yun, nangyari. Yung lindol. Dabaw ba yun? Oo. Hindi, sa parte ng tama, Davao Occidental. Davao Occidental. Oh, hindi, kanina, nakalimutan kong banggitin kay General. Balikan ko lang ng konti. Oh, sige. Sino yung rapper sa Las Vegas na binaril? Si Taruk. Oh, no, who is that? Hindi ako yung inambush. Ganon din ang style. May kotse, inipit siya, kakanan siya. Okay. Nasa doon siya sa strip. Kakanan siya, biglang may kotse ganon. Here comes a vehicle. Rapper. Itim. Ganun ang inako, Diyos ko, nakakatakot. Oh, anyway, so tuloy-tuloy ho tayo ha. Ayan oh. Ang tabayanan po ninyo yung ating mga follow-up report. At syempre, yung magandang balita dito kay yung kay ano, Martin Andanar. Kay Secretary Martin Andanar ng PCOO, Presidential Communication Operations Office. Meron pong ilo-launch ang PCOO. Ito part 2 to parin big. Good news naman tayo, good news. Part 1. Kung hindi nyo natatanong po, ako po yung gumawa ho nun. Ako po yung host po doon. Doon po sa Gramo. Ito po yung anti-drug campaign ng ating Pangulong Duterte. Oh, malamang, part 2, ako na. Part 2, oo. Pwede ka dito pa rin, Vic, dahil ang title ng part 2 ay Gramo uniformado. Ha? Ito ho yung risk ng buhay po natin po mga law enforcers facing the drug menace. Diba? Kaso nakikita, the other way around lang eh. Oo. Yung mga kagaya niyan. Tama. Yambang si Candido na yan, may maririnig ba tayo sa, CHR. Alam mo na, yung government agency na tinutukoy natin? CHR. CHR, may maririnig kaya tayo? Gustong bigyan ni Senador Bato ng budget pa rin. Oo naman. Kahit na daw very unfair sa ating mga local forces. Mabait naman si General Bato, tsaka tungkulin nila yun. Yes. Yung tama nga, na yung mga dangers ang inaharap nila. Diba? Look at that. Alam mo bang mga kalaban ho natin na mga ng lipunan ngayon? Ito mga kunyari, mga holdupper. No. Eh hindi naman ano yan eh. Wala na sa kanilang buhay po. Wala. Ang gusto nila ay patayan na yan. Oh. Mahuli ka man ng buhay or patay, lalaban yan. Sana si HR po dyan. Oh. Not to mention yung mga terorista pa. Yun. No. May nabasa ka ako kanina, parang merong na-twart na ano eh. Bombing sa Mindanao eh. Tama. Very good. Congratulations. Yes. If ever that is true, congratulations sa ano. Yun yung mga kailangan natin na mapipigilan. Oh. Kaysa naman yung nagawa na, very passive naman po tayo. Dapat we have to
make an active move para mapigilan po yung mga plano-plano nila lang. Oh, eh sana makapaglatag ng magandang programa itong si General Cascolano. Yeah. Not to mention na siya'y hanggang November na lang, di ba? Uh-huh. Hanggang November, tama? November. Yes. At napakaiksing panahon at hindi natin alam kung sino susunod yan. Ito na nga, nagkakagulo na kung sino susunod. The same thing with the lower house. Magsusuntukan! Ako, leadership pinag-uusapan. Pakaga mo nga si ano? Si ano na, diretso na tayo dun sa susunod na house speaker. Speaker? Ayun na. Ayun na. Go, go. Director Renato Solito, magandang umaga po sa DWIC, Vic Lima at Alex Santos. Good morning, sir. You, sir. Good morning. Good umaga, Vic and Alex. At sa lahat pa nang inyong talaga sa bye-bye. Mm-hmm. 6.1 na naman, you, sir. Surigaw. Tama yan. Ah, nagkaroon ng lindol kanina lang. 6.13, alas 6.13. Mm-hmm. Ito ay sa offshore, sa dagat po ito. Ayun. Ng Bayabas, Surigaw del Sur. Mm-hmm. Magnitude 6.1. Pero yung lalim po niya, malalim 77 kilometers. Mm-hmm. So, ang so far na nakakalat nating intensity base sa instrumento na nakatalat sa buong Pilipinas, mm-hmm, ay intensity 1 sa Surigao City at Gingoc City, pero malayo ito sa Surigao del Sur. Mm-hmm. So far, yun lang po report. Pero hindi kami umaasa ng significant damage dito kasi nga malalim. Plus, walang tsunaming i-trigger ito. Oh. So pag malalim pa lang ganun, hindi masyadong apektado yung lupa, no? Like for example, sinabi nyo, Surigao City, one lang. Pati tubig nangyari. Pati tubig. Tubig. Oo, kasi at saka yung, hindi lang distansya horizontally mula sa epicentro. Mm-hmm. Yung lalim na pinanggalingan, uh-oh, isipin mo kung ganun kalalim, yung kapal ng bato, 77 kilometers thickness, yeah, dadaan yung enerhiya ng lindol, so ma-absorb ng konti. Kumbaga sa boxing, kung malapad ang katawan ng kalaban mo, suntukin mo yun sa dibdib, hindi sa bandang dyan, hindi yun masyadong iniinda. Pero pag manitis yung ano, katawan, sobra sakit na. Oo, buong katawan yun. Pero yung ganong movement, Yusek, yung chain reaction baga, na may mga nag-loose na mga bato-bato sa ilalim, nasundan pa ng isa. Imposible ba yun? Yung mekanismo ng pagkakaroon ng lindol dyan, sumusok-sok yung bloke ng bato ng Philippine Sea, yung karagatan ng Pilipinas, okay, sa ilalim. At habang sumusok-sok, yun yung nagtitrigger ng paglindol. Oh. So hindi naman talaga nalulusin niya yung mga bato sa ilalim. Sumisikip pa nga. Kasi solid po siya doon. No? Hindi yan katulad ng shaking dito sa ibabaw, nalulusin yung mga loose soil nagkakalandslide. Parang yung kasi iniisip ko eh, pag umuga ng mahina yan, chances are, ang iniisip ko, baka may managalaw, may lumuwag, sumunod, malakas na dahil maluwag na eh. Well, tama po yung iniisip niyo na yung kasunod na lindol. Parang ang posible po explanation sa gusto yung sa iniisip niyo yung pag nagsimula na yung pagbitak, yung pagbasa. Domino. Sumunod pa. In the same area. So parang ang tawag po dyan ay meron kang before the windshield, yung foreshock, and then magkakaroon ng mas malaki. Mm-hmm. Di naman po ay kinukonsidera, kasi po yung Philippine Trends na yan, ay may kakayanan na mag-trigger ng magnitude 8 na lindol. So, hindi natin inaalis parati na magkaroon pa ng mas malakas na lindol in that area. Pero, siyempre, hindi natin masasabi. Wala tayong basihan, wala namang sequence na tayong nakikita pa. Oo. At Yusek, mukhang yung ano ba yung next na ano aftershock mo yung 5.3 di ba na natatala? Yung kagabi? Hindi po, ngayon po, ngayon. After nito 6.1, meron na itala po na meron na kagad 6:21 AM, 5.3 po, same pa rin area, Bayabas pa rin. Pero ito 8 kilometers lang po yung depth, mukhang yung malakas ang ramdam nito, sir. Yun po yan ay posible po mangyari, 6.21, 5.3. Kasi yan nga po, isipin niyo pa, trend, ang Philippine Trends po, parang ano yan eh, kisaming nakalundoy, yung parang nababak yung kisaming nyo, parang diagonally sa palalim. Yeah. So anywhere along from the surface, just below the surface down, hanggang 200 kilometers yung Philippine Trends, pwedeng magkaroon ng lindol. Oh, okay. Sige. Maraming salamat po, Yusek. Thank you so much. Salamat po. Salamat din. Thank you. Si Director Renato Solidum ng Pibok. Ang bilis, ha? Oo. May ano kagad? May aftershock. May aftershock kagad. Napakarami hong
mga mga pumupuna ho dun sa nangyari kahapon. Siguro let it be a lesson. Mabalikan ko lang parang Alec. Okay. Ito hong luneta dahil yun ang tawag nila, oh, mass suicide ng ilang netizen, sinasabi nila. Yeah. Doon sa pagdagsaho ng mga tao. Hindi mo kasi mapipigilan yung Baring Bay. Maganda kasi yung lugar. Maganda yun. Walang problema yun. Walang problema yun yung maganda lugar. At saka, yun nga sinasabi ho namin ni Alec. Mm-hmm. Ang tao ho eh inip na. Hindi ba? Ang tao eh... Hindi na ho kagaya ng dating nakagawian. Eh, kung kami ho ni paring Alex nung araw yung nakagawian namin, nandun pa kami sa kabila eh. 5:30, hindi na kami napakali. Ano eh? Oo. Well, hindi na kami mapakali. 5:30 na, malamig na. Malamig na, hindi ba? Malamig na yung lugar. Pero wala. Those were the days. Yeah. You know, eh, wala na ngayon. Kaya, at syempre, iniiwasan din ho natin yung mga... Ako, I will agree with Tagaytay and Baguio na i-control muna yung pasok ng tao. Mm. I-control muna. Siguro, dagdagan pa ho natin ng tiis. At least, nagiging maganda na ang balita, di ba? Yeah. Medyo konti-konti na yung mga ano eh. Hindi na shocking yung mga balita ng COVID ngayon, yung mga nahawa. Yes. That's good. Babalik ho tayo! Oras, 6:43 na po na umaga. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIZ. DWIZ. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na malitang mainit. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIZ. Babalik po ang inyong programang Santos at Lima at Santos sa 882. So, balikan natin na paring Vic yung ano ba ito? Race to speakership na naman, no? Dahil nga maghahati-hati ito sila, no? Ni Speaker Cayetano. May usapan eh. Yan usapan. May gentleman's agreement. Sining isa, Marinduque. Si Lord. Lord Alan De Vera. Si Lord Joe, kaibigan ko yun. Pare Lord, mabuhay ka. Lalo mo nababanggit yun ah. Si Alan Peter Cayetano, tsaka si Velasco. Lord Alan Velasco. Yo. Tama ba? Lord tama, Alan. Tama ba? Lord tama. Alan. Lord Alan Velasco. Oy. So, hati yun sila. Oh. So nasa kaligitnaan na tayo. If I'm not mistaken, mukhang November ho yata ang dapat. Ang alam ko nga, October eh. October ba 'di November yata. Oh, whatever. Correct me if I'm wrong, ha, yung mga nakikinig ha. Pero may ganung angulo ba, mukhang ayaw bumitaw allegedly. Oh, dahil ngayon yata mukhang nagsalita ho yata yung panig ho ni anak ni presidente. Si Pulong. Oo. Oh. Oh. Eh, siyempre, siguro, nakikita nila, ano ba mangyari dyan sa speakership dyan sa ano? Baka wala nang, hindi na ba gustong bumaba? Oo. Well, siguro, ang sa akin, si Pulong is just concerned na, oy, ano ba kayo? Nakatingin ng tao sa atin, may pandemya tayo. Magtrabaho tayo, hindi yung puro angalan. Yeah. Hindi yung puro angilan. I agree with him. Pero mukhang nakarating na ho sa hamon na nasuntukan eh. No. Dahil may sinasabi raw ho na favoring sa pagbibigay ng mga pondo. Yun, yung pondo nga. Ang term nga is uneven. Uneven. Uneven na paglalaan po ng pondo. Ibig sabihin, yung kanilang yopur-yopur. Alam mo yopur? Yung por-yopur-yopur. Yung yopur-yopur, dehin pantay. Mukhang yung isa, sa kanan bumubunot, yung isa sa kaliwa binubunot. Eh, sa kanan naman, minsan walang laman. Sa kanan, madaling bumulot. Kung kanan ka, marami yung makukuha mo. Pero pag kaliwa, hindi ka naman kaliwete, mukhang barya mabubunot mo. Yun ho ang akusasyon. Yun. Baka nakikinig ko, tingnan mo nga, kung matawagan natin si Congressman Tevez. Mm-mm. Mukhang siya ang ano eh. Si Arnulfo Tevez. Hindi ba? Yung junior ba yun? Yung kaaway niya, sino ba to? Si... Si El Rey. Sa Bicol. Si El Rey, sa Kamsur. Si ang nag-aamo ng suntukan itong si Congressman Tevez. Si Tevez. Sabi niya daanin na natin to sa Santong Paspasan. Ang balita na sinasabi rito sa Manila Bulletin, ang sinasabi po ni Presidential Son Paolo Duterte. Yon. Paolo Duterte has confirmed a house coup threat against Speaker Alan Peter Cayetano amid the latest episode of bickering among congressman over infrastructure budget. Ayon. Sa madalit salita, ang pinag-aawayan po natin ngayon, picha. Oo. Di ba? Eh, siyempre, ang Congress naman, ang House of Representatives or Senado man lang yan, sila po yung may power of the purse. Oo. Diba? Sila po yung pera dyan eh. Ha?
sa pamamagitan po ng budget to ng ating pong pamahalaan. Diba? But I remember, as far as I can remember, nagpahayag noon si Speaker Cayetano na dito sa, I think ito yung bagong upo siya eh. Yeah. Wala ho ritong hindi kapartido at kapartido. Yeah. Lahat po pantay-pantay. Hindi ba? Eh, pwede yun, general statement yun eh. Oh, yung motherhood. Motherhood statement yun eh. Motherhood eh. Oh. Pero ang ano dun is, ang inaantay is, nagawa mo ba? Oo. Ngayon, eh, usapan dahil meron nga itong mga ganitong pumbangayan. Mala Taiwan na yata sila ngayon eh. Oh. Gusto na makipagsuntukan ano sa Taiwan eh. Ang usap, talagang batuhan do, balibagan do. Hindi, ang sa akin naman, kung nag-usap tayo na ganitong araw, yes. Bakit kailangan makarating sa puntong ganitong nababanner story? Ano ang problema? Ibig sabihin, may nangyari talaga. Nag-uusbungan patuloy yung mga hindi magagandang, anong tawag mo doon? Yung budget. Uneven portioning of the budget. Yun. At sinasabi nga ho, itong si... Mukhang mag-uusap yata mamaya. Oo nga. Si Alan? Kausapin yan. Nandang sa Davao eh. Si Alan Peter? Oo, kausapin daw ang Pangulong Duterte. Kausapin yung dalawa siguro. Malamang. Si Velasco tsaka si Cayetano. Oo. Hindi ba? Most likely. Sabihin ko, advice ko kay President Dung. Pag dili na narigli yan dong, hawakan mo sa dalawang ulo, ipag-umpugin mo ba? Para po... Ano tawag yung pompiang mo? Pompiang mo. Hindi ba? Ang ginawa ni Senator Manny Pacquiao doon sa kanyang kalaban. Parang si ano, si Emirate. Tadam! O, di ba? Eh, wala eh. Alam nyo, sinasabi nga ho namin dati ni Alec, yeah. At times like this, ang magkakaroon ng problema, PhilHealth. Mm-hmm. At times like this, ang magkakaroon ng problema, ang house. Yeah. Ay saan ho pupunta ang tao? Tama. Saan ho kami tatakbo? And remember, budget na yata pinag-uusapan ngayon, di ba? No. Budget na pinag-uusapan ngayon. Nasasabihin nung isa, nung kasalukuyang speaker, dapat isang tabi na ninyo yung mga ganon dahil very busy kami sa pag-deliberate ng budget na ito. Pag meron tayong mga ganito po mga alingas-ngas, mantala na naman. Tayo na naman sisisiin ang taong bayan. Alam ko na yung sasabihin. Tsaka, lalo yung binibigyan ng armas, yung mga kritiko ng gobyerno, nabanatan kayo, and at the same time, madamay na naman ang presidente. Yun. Madamay na naman ang administrasyon. Gawin na ho muna natin ngayon ang nararapat dahil malaking ho ang problema natin. Hindi ba? May pandemya pa ho. May bakuna na ba tayo? Wala pa. Oh, magpapasko. May pera ba ang mga tao? May trabaho ba? Wala. Would you believe yung... May mga magsasara daw Jollibee? Meron. Totoo ba yun? Meron na yun, no. Can you imagine ang isang katulad ng Jollibee na magsasara? Yes. Samantalang nagugulat ka, San Francisco may Jollibee, sa LA may Jollibee. Pati ang mga ganun po, mga fast food chain, nabanggit mo naman rin, no? Jollibee. Yan po yung parang barometer para ang isang lugar ay progresibo. Oo. Diba? Pag walang fast food chain, ibig sabihin... Walang kwentang lugar mo. Walang market, walang tao rito. At higit sa lahat, napakarami yung nabibigyan ng trabaho niyan. Tama. Yung ilan ng Jollibee na branch, hindi ba? Ano ba parang bigyan? Kahit yung minsan pag-order mo ng hot chocolate, kakalahati lang nung kapang laman. Hindi mo ba na itatanong parang Bic nung ako nasa Davao? I'm a working student dyan sa Jollibee. Oh. Alam mo sino kasama ko? Sino? Si Pulong. Ah, talaga? Oo, kami dalawa. No, magandang first store. First na Jollibee store po sa Davao, kami ang mga service crew po dyan. Oh, okay. Yung anak ng mayor, ha? Si Pulong. Ah, bakit? Kami dalawa. Bakit? You have to work. You have to earn your own money. Anong anak ng mayor? Tama. Pwede ba kay Digong yan? Yeah. First magtrabaho ka! Yeah. Di ba? Kaya kita mo naman eh, diba? Successful rin yung bata. Diba? Can you imagine? Ganyan ho nangyayari. Kaya baka naman ho pwedeng makabawas na kayo sa problema ng presidente. Tumigil-tigil na kayo. Tama. Sa pag-aaway. Kung may usapan na naganap noon, ipatupad nyo. Ano ba tawag doon pa rin, Vic? Yung mga ganun. Ha? Mga honorable na sila. Tapos nag-aaway-aaway. Ano tawag doon? Mga... Binababaan ka ng telepono ni Kong... Ay, ikaw talaga. Nung... Itigil nyo na yung away bata dahil mga honorable ho kayo. Bakit ba? Bakit ba pinag-aawayan yung speakership? Ang mura-mura na yung speaker sa raon. Hindi pa rin, Vic. May mas malalim pa na rason dyan. Ayaw. Dahil nga, yung nga may iba na
pinagpala na binibigyan ng pondo para makagawa ng mga infrastructure project for parang, the betterment of their constituents. Parang kilala ko yan. Oo, di ba? Yun naman, ito naman pinuputok ng isang congressman. Dahil nga daw... uneven. Oo, bakit sa'yo... napapaganda mo ang lugar mo sa distrito mo. Baba. Eh, paat sa amin. Kasi kung totoo man yan, ang concept ng build, I don't think ang concept ng build, paring Alex, sa isang lalawigan lang. Selected, hindi naman selected. Kung pwede nga lang iduktong natin ng holo to apari. Pwede, matuktong natin not? Ng bridge. Why not? Diba, happy lahat. Everybody happy. Pero kung ganyan, yung inyong yopur, hindi pareha. Ilan lang ang nakikinabang. Nga. Hindi pwede yun. Baka naman ho pwedeng bawasan na ho natin ang sakit ng ulo ng presidente. Yes. Hindi ba? Wag na ho. Biro mo. Mamaya, may announcement ang presidente. Baka i-announce. Kung sino. Baka wala na doon sa dalawa. Malabang. Sige, manigas kayo. Baka ibigay na to kay ano? Marcoleta. Ha? Kay boss Rodante Marcoleta. Or, kaibigan natin yan. Ibigay kay ano? Baka ibigay na yan kay, alam nyo na? No, seriously speaking, parang, look at that. Instead of the president tackling the issue of pandemic, here comes Tupelo Alika. Ano ba problema? Kaya naman inyong isold in your own territory, in your own backyard. Tama na ho yun. Idadamay pa ninyo at pag-iisipan pa ninyo ang ating Pangulong Duterte. Ang dami ng problema kanyang kinakarap. Siyempre, yung isa kung sino man niya na sana naman, mali ako, may a gentleman's agreement, wag naman yun sanang ayaw mo nang umalis. At yung isa naman, hindi ko naman masisising nagmamarakulyo. May usapan tayo eh. Dama. Hindi ba? May usapan tayo. Ngayon, dumating na tayo sa punto na, malapit-lapit na. It's my turn. Hindi ba? It's my turn. Hindi mo rin pwedeng baliwalain yung isa, napapalit, dahil ang lakas rin yun. Dahil malakas yun. Kilala nyo naman. Best friend pa naman. Yan. Sino ang best friend mo doon? Best friend niya yung ano, yung anak, di ba? Kamotor yan eh, kamotor. Anyway, si Mayor naman has nothing to do with that. Yeah. Talagang, ang sa akin, I would stick to the point na may usapan eh. Yes. Yun ang ano eh. Yun ang issue eh. Yeah. Nagbigay na nga, nagparaya na nga eh. Ang sinin ko magtanong, Dionne Warwick ba, Diana Ro? It's my turn. Wala, binababaan daw tayo ni Congressman Tebes. Hindi pa siya ready siguro. Baka naman napagsabihan na, oy. Or baka dinidisturbo niyo siya dahil mukhang nagsa-shadow boxing niya. Pwede. Kasama si Buboy. Oh. Si Buboy. Huwag niyong disturbuhin. Tsaka si ano? Nag-i-ensayo na yan. Oo. At ang kalaban ho niya ay, nag-i-ensayo na rin ba? Good morning! Ayan, sino yan? In order for a gentleman's agreement to work, yun. Both parties must be gentlemen. Oo nga, no? Tama. Walang dilit iba kundi si Attorney Perdy Topacio. Tama yan, Attorney. Galing talaga. Magaling to. Attorney, good morning. Magandang umaga sa'yo, Attorney Perds, at we'll see you soon. Yes. Ayan, yan ho yung mga balita ngayong araw na ito na tinalakay namin, ha? I hope tonight, bibigyan ho ng katapusan ng Pangulong Duterte itong banner story na to na House Coup Threat Over Speakership. Tama na ho yung mga kuku na yun. Marami ho tayong problema. Laglag ho ang ekonomiya natin. Ang dami hong may sakit na COVID. Hindi ho ba dapat ang pinag-uusapan nyo kung paano tayo makaka-acquire ng bakuna? Tama. At ang dami pa mga ano, dapat nasikasuhin. Oo. At ang pinaka-importante sa lahat, copy is on its way. Thank you. Thank you, paring Perds. Nagpapagising sa atin. No? Isa kang alamat. Ano ang kaya? Napakainit na kape ni Perdy Topacio. Ano ba masarap na kape ngayon, parang Vic? Ha? Baka meron gustong magano dito, ha? Ano ba masarap? Ito, si Winner, naghahanap lagi ito ng kape. Gusto niyang, yun mo, laging ano yung... Pag-ilang may pampagising si parang Vic. Buo nga, no? Okay yung... Maghahanap tayo. Kung sinong willing, ho, tawagan niyo po kami, ha? Ang daming na ano kasi, yun yung listenership namin. Parang, di ba? Medyo gumaganda na ho ang feedback. Yes. Bagamat tayo ho, hindi ba?
Nagsisimula pa lamang, pero maganda na. Oo nga, no? Oo. Ang bahaging ito, ay kaya lang, kasi ngayon, ang bahaging ito, etid sa inyo ng rubbing alcohol. Lagyan lang ng konting asukal, haluin, tanggalin ang inyong sapatos, itatampa. Napunod mo ba yung ano, banayad whiskey ni Dolphy? Banayad whiskey ni Dolphy. Yung kahit ulit-ulitin ko, ang sakit ng dyan ko katatawa. Eh, subukan nyo yun, yung banayad whiskey ni Dolphy. Yeah. Pampawala lang. Natin. Susunod, mga balita. GWIZ. Ano na muna? Sorry po ni Boss Edgar Cabangon. Ano? Morning, morning, boss. At kay Ma'am Sharon Tan. Nakikinig lagi yan, ha? Si Ma'am Sharon. At ang aga gumising. Baka nagyano. Nag-exercise. Swimming. Si talaga? Si Ma'am Sharon? Hindi, si ano rin. Si Boss Edgar. Talaga? Swimmer pala sila? Ang kanyang exercise. Okay, ito na po. Para sa atin po mga listeners. Life is a walk of faith to God, full of pressures yet fulfilling, full of tests yet rewarding, and full of trials yet strengthening. But behind the pressures, trials and tests is a package of blessings. Think good, think God, and thank God. Have a safe week ahead. Alam mo to, ang ganda nung ano. Kung kayo po ay nagsimba ho sa virtual mass ho ng Manila Cathedral, ang galing nung pare na yon. Ah, ang sabi nga ho niya kahapon? Kahapon, ang ganda ng ano, ang gospel kahapon. It's more on the wag daw tayong mainggit. Kapag puno ka daw ng inggit sa katawan mo, nako, nawawala ho yung yung hindi yun ninyo nakikita kung ano po yung binibigay na blessing sa inyo. Hindi ko naranasang mainggit. Kaya nga, di ba parang nakikita mo, bakit nga ba siya may bagong sasakyan? Bakit nga ba siya may bagong damit? Bakit nga ba may bago siyang bahay? Oh, iyan sabihin ko sa kanya, bago ka pala eh. puro hindi, bago eh. Dapat isipin mo. Bago ka pala eh. Diba sa, biniyaan siya ng Panginoon. Pero ikaw, tingnan mo rin sarili mo. Ikaw ba, wala bang binigay sa iyong Panginoon? Yung buhay mo palang, pasalamatan mo. Magpasalamat ka at ikaw ay nakakadaldal pa. Yo. Buhay ka pa, ang ibig sabihin. Tanggalin daw natin ang inggit sa katawan. Ay, naku, marami kapag, akong kilalang ganyan. Kapag ganun ho ang inyo laging ginagawa. Makilala akong ganyan. Hindi na ho ninyo, mahalang inyo pong sarili. Wala ba? Nawawalan pag-ibig niyo sa sarili niyo at nawawalan tiwala ninyo sa sarili niyo. Don't be sorry for what you don't have. Yes. Be thankful for what you have. Yes. Hindi ba? Kailangan po. Hindi ba? May kilala akong ganyan. Ganun. Marami kailangan ganun. Mamaya, pag pinakita. Si mga hindi boy, pa pinapakita yun. Eh, mamaya. Winner, tawa ka na. Mamaya, tuturo. May kilala akong ganun. May mga ganun tao eh. Meron talaga. Yung oy. Ang ganda ng laro ng player na yun, yung basketball player na yun. Kakausapin ngayon yung coach. Malakas siya sa coach eh. Kasi ako dahil lang, kaya ka naging... Yeah, yeah. Palitan mo yun, ako nagpalit mo. May ganun, kilala mo yun? Kilala mo yun? Di ba? May ganun. Pagdating naman sa court, wala, hindi makalaro. Kaya kapag may ganun na nangyari, pinapasalamatan na rin natin. Magpasalamat tayo. Be thankful. Be thankful. Ha? Sa pagising lamang ho ninyo ng umaga, sabihin ninyo, Lord, thank you sa buhay. S.O.P. yan. S.O.P. yan. Salamat sa buhay. Boss, thank you. Hindi ba? Tsaka yung ano? Yung pinakamatinding regalo sa atin ng Panginoon, ang inyong pong pamilya. Tingnan ninyo. Naman. Bago kayo umalis sa inyong puntahan, tingnan nyo mga anak nyo, asawa nyo. Yan pa lamang po, it's a... Boundary ka na. Best gift. Boundary ka na. Saka yung ano, yung makikipag-competition. Never ako na. Ako, Diyos ko. Ako eh, I will do my best. Marami nag-aabang talaga sa mga mensahe po niya. Very timely sa mga ganito po. Boss Edgar, thank you so much. Alright, pwede rin yan. Pwede ba yan? Ang bahaging ito. Oo, pwede. Pwede rin. Ano, pwede bang ninyong lagyan dito ng ano? Lagyan nyo ng... Habang nagbabasa ka ng Word of Wisdom ni Boss Edgar, may hawak ang kape. Tama. Oo. Kape at wisdom. Yun. Diba? O, pwede, o. Maya, maghahanap tayo. Ayun pala. Okay. Susunod na po, IZ Balita Nationwide. Ito po si Alex Santos. May todong lakas na! Vic De Leon, Lima. Todong balita ba? Juan Santos, Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIZ.